At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Hindi ba katanggi si Philip kapag niyayaya ni Chris? At kapag may nagawang kasalanan, ay siya ang umaako dahil kaibigan niyang batali at ayaw niyang hayaan na lang. Nang malasing sila, nasaktan ni Chris si Inchong at si Philip ang umaako at siya ang pinahuli sa pulis. Isang araw, naghanap si Philip ng trabaho at natanggap siya kaagad at isang driver ng bag-inang Doña Aurora at Mirel. Habang nagbabadeho si Philip pabalik ng bahay ng amo, ay pinara siya ni Chris sa tauhan niyang taga-mando ng trapiko. Ha? Senyor Aurora, saan pa ba tayo pupunta ngayon? Wala na. Uuwi na lang tayo sa bahay. Mamayang hapon na naman tayo aalis. Susunduin natin si Belen. Ganun po ba, senyora? Sige po, ihahatid ko na po kayo sa inyong bahay. Nako, hindi ko pala nasabi sa'yo. May dambuhalang hayop daw dito sa dinadaanan natin. Ha? Dambuhalang hayop po, ma? Anong dambuhalang hayop yun, senyora? Hayata siya. Pinapara tayo. Yan ang dambuhalang hayop. Ito bang sasakyan? Opo, senyora. Mr. La Cruz, ulit mo yung lisensya. Apo, sir. Lisensya. Chris? Ikaw ang amo ng dambuhala? Ang ibig kong sabihin, pulis ka na pala. Oo. Akala mo siguro, ikaw lang ang magkakaroon ng trabaho. Makasarili ka, pare. Sama ng ugali mo. Tinuring pa lamang kitang matalik na kaibigan. Pare, pwede bang sa bahay niyo na lang tayo mag-usap mamaya? Kasama ko ang amo ko eh. Wala akong pakialam, pare. Kung kasama mo yung amo, trabaho lang ito. Teka, baka hindi pa nakarehistro itong sasakyan na minamay mo. Asan ang papeles? Pakilabas. Kuan, hindi pa ito nakarehistro. Pero ipaparehistro ang damage sa ibang araw. Tama na! De La Cruz, tikitan sila. Dahil marami ang violation na nilabag dito. Sige, akin ang susi. At doon na tayo mag-uusap sa opisina namin. Pare. Nakakainis talaga. Nakakabwisit. Mama, ano bang nangyari sa'yo? Kanina ko pa kayo napapansin na parang mainit ang ulo niyo eh. May mali bang nagawa si Kuya Philip? Wala, iha. Kundi yung visit na kaibigan niya. Hinuli kami kanina. Ano? Hinuli kayo ng matalik na kaibigan ni Kuya Philip, Mama? Oo, Belen. Salbay talagang taong yun. Dambuhalang gahaman. Kung kaibigan niya si Kuya Philip, bakit hinuli niya? Sabi ni Philip, nagtampo raw sa kanya dahil hindi sinabi sa kanya na may trabaho na siya. Bakit? Nainggit siya? May trabaho naman siya, di ba? Pulis pa. Oo, kaya lang
ang hebe ang tumulong sa kanya. Kaya nagalit, pati sa sakit natin, igustong ipa-impaw. Buti na lang at napakiusapan ko si hebe. Kaya hindi na datuloy. Nagmutan na lang ako dahil totoo naman na hindi pa na irehistro ang sasakyan. Wala tayong driver noong nakaraang buwan. Nakakainis naman yung kaibigan niya. Oo, gay. Hindi marunong makipag-usap. Napakabastos pa. Naku, mama. Huwag ka nang makipag-argumento pa sa mga taong ganun. Walang mudo. Kaya nga, si Hebe na lang ang kinausap ko. Dahil napakahirap ko usapin ng taong yun. Napakagahabad. Dambuhala. Pati kaibigan. Maating pa niyang huliin. Napakalit na ba na bagay? Hindi pinapatawad. Tama na, mama. Huwag niyo nang isipin yan. Buti pa, magpahinga muna kayo. Baka tatas ang presyo ng dugo ninyo niyan eh. May araw din sa akin ng lalaking yun. Bibigyan ko siya ng leksyon. Naku, mama. Huwag mo nang pag-aksayahan pa ng panahon yun. Walang kwintang tao yun. Hindi ko pwedeng hayaan na lang iya. Binastos niya ako. Kaya makikita niya. Tuturuan ko siya ng leksyon. Nandito ka na pala, Kuya Philip. Gusto mo bang itimplahan kita ng kape? Ha? Ay, naku, nakakahiya naman sa inyo, senyorita. Kuya, wag mo na nga akong tawagin senyorita. Hindi ako sanay sa ganyan eh. Eh, anong tatawag ko sa'yo? Ah, tama. Ma'am na lang. Ayaw ko rin yan, Kuya. Mabuti pa, tawagin mo na lamang ako sa pangalan ko, Belen. Oh, sige, ikaw ang bahala. Kaya lang, baka magalit ang mama mo kung tawagin na lang kitang Belen. Hindi magagalit yun. Sandali lang. Pagtitimpla kita ng kape, ha? Eh, naku, huwag na. Nakakahiya naman. Ikaw ang amo ko eh. Ikaw pang magtitimpla ng kape ko? Eh, ano ngayon? Kung ako ang magtitimpla ng kape mo. Sandali lang, ha? Ang bait talaga ng mga amo ko. Hindi sila matapobre. Itinuring nila akong parang miyembro ng pamilya nila. Iingatan ko na lang trabaho kong ito. Kuya, ito na ang kape mo. Ah, salamat ma'am. Ah, Belen pala. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Huwag ka nang mahiya, kuya. Dahil may hingin naman akong pabor sa'yo eh. Ha? Eh, anong pabor yun, Belen? Pagkatapos mong inumin yung kape mo, turuan mo akong magmaneho ng sasakyan. Init-init dito sa kinaruroonan ko. Matagal na akong nandito sa bagong area ko. Wala pa akong nahuhuli. Kailangan makapag-delesya na ako para may mapailuman ako sa mga kaibigan ko. Hindi ko nayayayain ang Philip na yon. Masyadong makasarili. Nakapasok lang na driver ng mga mayayaman. Kala mo kung sino? Ah, ha? May parating na sasakyan, ha? Parang lasing yung nagmamalayo. Tama. Ipapahuli ko. At patitikitan ko siya ng driving with their liquor. Punishable akit, ha? Tilaklos! Huliin mong driver na yan. Sige, sir. Tigas ng ulo ito, ah. Hoy, harap, harap! Itabi mo! Tabi!
Lisensya! Ha? Ay, sorry po. Kuan po kasi, nag-aaral pa lang po ako. Kaya wala pa po akong lisensya. Ganun ba? Kung ganun, titikitan lang ka namin. Pare Chris, tinuturoan ko lang siya. Kasama niya ako. Ah, ganun pala. Kasama pala yung dating kaibigan ko na mayabang na ngayon. Dahil nakapasok ng trabaho. Pare, pag-usapan na natin to. Huwag mo nang iparating sa taas. Hindi pwedeng hindi ko ipaparating sa taas ito, pare. Dahil nilabag niyo ang batas. Driving without license. Alam mo ba yon? Pero pare, nagkikiusap ako. Parang awa mo na. Anong maawa? Ikaw ang maawa sa akin, pare. Kung hindi namin siya titikitan, kami ang masisira. Eh kung gusto ninyong hindi ko na iparating sa taas ito, aregluhin niyo na lang ako. Pare. Ano po, inay? Philip, anak. Mag-iisang taon ka ng driver nila, Mrs. Dilarama. Kumusta naman ang trabaho mo doon? Wala namang problema, inay. Ang bait-bait pa rin nila sa akin. Itinuring na nga nila akong miyembro ng pamilya nila eh. Kung anong kakainin nila, eh siya rin kakainin ko. Mabuti naman kung ganon. Hindi sila katulad ng ibang mayaman dyan na matapobre. Eh, hindi po sila ganun, inay. Anak, mataas na pala ang rangko ni Chris sa pagkapulis niya. Aba, siya na pala ang namamahala sa mga nagtatrapik sa kalsada. Opo, inay. Pero hindi niya maalis ang pagkagahaman niya. Bansag na sa kanya ng mga motorista eh. Dambuhala. Ha? Dambuhala? Anong ibig mong sabihin? Inay, buhaya po ang tawag nila sa mga pulis na mahilig mangotong. Lagi nilang kinukutongan ang mga driver. Gumagawa sila ng paraan para maatikitan sila. Yun ang tinatawag nilang buhaya, inay. Pero si Chris, hindi na buhaya. Dambuhala na. Kasi masahol pa siya sa buhaya. Ay, nako, yun pala. Akala ko kung ano na ang dambuhalang sinasabi mo. Dambuhala talaga ang Chris na yun, inay. Ilang beses na niya akong hinuli. Ayaw kong matikitan. Pero mabait kasi ang amo ko. Kaya yun, namimihasa na siya. Pero sabi ng amo ko, nagbibilang lang daw ng araw ang Chris na yun. Dahil bibigyan daw niya ng leksyon. Ay naku anak, mag-ingat ka sa kanya. Eh baka mamaya ay may binabalak na pala siyang masama laban sa'yo. Subukan lang niya, inay. Kundi papatulan ko na siya. Philip! Aling Suring, may bago pa lang itinatayong bahay malapit dito sa inyo. Oo, Leslie. Si Chris ang nagpapatayo niyan. Ha? Naku, asensado na pala siya. Malaking bahay yun ah. Oo, pero sabi nila, galing daw sa masama ang pinagpapagawa niya ng bahay. Oo, Aling Suring. Kalat na kalat dito sa atin na may ginagawang masama eh. Kaya tinawag siyang dambuhalan naman nahuhuli ng driver. Hindi raw mapakiusapan. Tulad ni Puroy, na mangbubuti at bakal. Hindi pinatawad, kaya maraming galit sa kanya. Ay nako, sobra talaga ang Chris na yon. Walang patawad. Balang araw, makakarma din siya. At pagsisisihan niya ang makasalanang ginawa niya sa kapwa. Ay sana, makarma na siya. Para wala nang susunod pang mabibiktima niya.
Kuya Chris, may sasabihin sana ako sa'yo. Oh, ikaw pala, Susan. Ano bang sasabihin mo? May problema ka ma? Wala, kuya. Wala akong problema. Alam mo, ikaw lagi ang pinag-uusapan nila dito sa ating bayan. Ako? Pinag-uusapan? Bakit? Nagwagapuhan ba sila sa akin? Hindi. Juan kasi, ang sabi nila, dambuhala ka raw, masahol pa sa buhaya. Ano? Sinong nagsabi niyan? Sino? Hindi lang iisa kuyang nagsabi, kundi marami. Halos silang lahat. Ano? Ang mga walang hiya. Mga pakialamero. Naiinggit lang siguro mga yan. Dahil umaasenso ng buhay ko. Kuya, palagay ko, hindi sila naiinggit. Kundi, naiinis sila sa'yo. Ano? Sila maiinis sa akin? Wala akong pakialam sa kanila. Kasalanan ko ba ang umasenso sa buhay? Pero kuya... Tama na, Susan! Naiinis na ako. Huwag na nila akong pakialaman. Dahil hindi ko naman sila pinakikialaman eh. Walang personalan nito. Trabaho lang. Kung nahuli ko man sila, dahil lumabag sila sa batas, hindi ko nakasalanan yan, kundi kasalanan nila. Pero kuya, sana piliin mo naman ang hinuhuli mo kung talagang walang kakayahan ang... Tama na, Susan! Ayaw ko nang pag-usapan natin yan. Tama na! Pinaaalalahan na lang kita. Baka mamaya, hindi ka makapagtimpi, gagawan ka ng masama. Susan! Anong sinabi nyo, Ma'am Aurora? Ako ang mamamahala sa mga driver ng jeep ninyo? Oo, Philip. Alam kong kayang-kaya mo silang pamuduan. Pero ma'am, wala na bang ibang pwedeng mamahala, liban sa akin? Wala na, Philip. Bakit? Tatanggihan mo ba ako? Hindi naman sa ganun, ma'am. Pero... Wala na, pero. Basta ikaw ang gusto kong mamuno sa kanila. Dahil malaki ang tiwala ko sa iyo. Ma'am? Total, naturuan mo nang magmadayo si Belen. Siya na ang bahalang mag-drive doon sa kotse niya. At ikaw naman, asikasuin mo ang mga jeepney driver. O ano, tatanggi mo ba ako, Philip? May problema po kami, sir. Oh, ang aga ninyong gumarahi, ah. Bakit? Anong problema? Sir Philip, pinag-uuli kami ng traffic enforcer, eh. Lahat kami pinatikitan ng polis, eh. Ano? Bakit naman nila kayo tinikitan? Legal tayo. Tsaka may rota tayo. Bakit lugbas ba kayo sa rota? Hindi naman po, sir. Kaya lang, talagang halatang... Nagdidilin siyang isang isa sa kanila, eh. Ganun ba? Talagang hindi na tumitigil ang Chris na yun. Kailangan ko siyang makausap. Sir. Paano yan? Hindi kami papayagan pumasada kung hindi raw namin mababayaran ang violation namin, eh. Ayaan nyo. Kakausapin ko ang happy nila. Sige, sir. Dahil kung hindi, hindi kami magbiyahe, wala kami ipapakain sa aming pamilya. Magugutom sila. Sige, kakausapin ko ngayon din. Pupuntahan ko siya sa opisina nila. Hindi mo lang kailangan puntahan ako sa opisina ko, Philip. Dahil nandito na ako. Ayan na siya, sir. Sinundan pala kami. Sinundan pala kami, guys. Chris? Thank you.
Ano kaya ang kahihinatnan ng pagtatagpo ng dating matalik na magkaibigan? Mahilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.